Good morning na mga kababayan, mga kapatid. So, ngayon nagbabatak na yung ating mga kasama. Dinawihan na sila ng isdang malaki. So, malalaman natin mamaya yan kung anong klaseng mga isda to. So, ito yung aking kameraman. Nakadilaw na short, nakahubad. Si Brad Dave, siya po ang ating kameraman. So, ngayon itong mga kasama niya nagbabatak na. Nagbabatak na to si Nakasando. Talagang ang nagpupulon ang isang kasama niya nakaputi. So ito po, napalaban na sila ng batakan ng isdang ito. So maraming salamat po sa mga nanonood pa rin sa aking mga video dyan. Shout out sa inyo yan sa South America, sa North America, South America. Shout out sa inyo dyan Japan, o yan na nagano na si Bra, siya kameraman ko ng ano, ng pangpatanggal ng dula sa kamay. So ayan, talagang manumano na niya yung batak, tibay ng taga-batak. Ayan na, utay-utay ng umangat sa taas yung isda. So ito yung isa, nag-timing lang ng pag ano ng nylon. At delikado yan, baka masilo sila. So ingat kayo dyan sa pagbatak. Ito yung ibang mga kawil nila. Binatak na yung iba na sa hulihan at sa mga sa kabilang side. So dahan-dahan lang, batak. At hindi pwedeng pirsahin natin yan at baka yun, lakas. So hindi mo pwedeng pigilan yung lakas na yun. Pwedeng maputol yung nylon o masira yung bunganga ng isda. Yeah, malaking isda to. Hindi basta-basta pag ganyan nakatigas batakin. Medyo malaki na talaga tong isda na to. So ayan. So so sa ating kameraman si Brad Dave, nakikiramdam din, hinahanda na niya yung mga ganso. So ingat kayo sa pagbatak, baka masabit yung o mahabiran yung daliri nyo, kayang putulin yan. Unti-unti nang umangat yung isda, kanina grabe yung lakas, talagang bulusok. So ngayon nandiyan, nandito na si kameraman ko. Naka-plaster na siya, yung mga ganso natin dyan kailangan nakahanda na, naka-ready na yung mga pampalo, pamukpok. Kaya ito na ng malalim ng tinakbo niya. So ayan, nagkuha na ng panglinis sa mga gilid-gilid na madulas na pakan. So ito, malayo-layo na talaga ang tinakbo ng isdang ito. Shout out pala dyan sa inyo mga kababayan yan sa Guam, kay Bobby, kay Sir Bobby Nababos. At shout out na rin dyan sa inyo dyan sa Darwin, Australia, kay Sir J. Carabio. Shout out dyan kay Kuya Rick sa New York, USA. Yan, shout out dyan sa mga taga India na nanonood sa ating mga video. So ito, medyo talagang napapalaban tong ating taga batak. Medyo sugat-sugat na sirong kamay nito. So medyo malapit-lapit na siya. Palingon-lingon yung ating kameraman, si Brad Dave. Nakatingin na sila, nakikita na yung
isda na umiikot sa ilalim. So ayun na. Ayun. Ayun yun. Ayun yung ano, buya nila. So yung buya na yan, yun yung itatali mo sa nylon para lumayo o umagwat sa bangka. Kasi marami ng nylon dito sa mga paligid sa bangka. Kailangan mayroon kang isang may mga nylon ka na lagyan mo ng istiripon para maanod sa agos na lumayo-layo siya sa bangka. So ayun yung ano, diskarte at paraan na para makalayo sa bangka yung mga nylon. Kasi napakarami ng nylon sa palibot. Kailangan ilayo yung iba. Tapagang hindi lang yata 200 di pa ang tinakbo ng isda nito. Kanina pakababatak pero malayo pa rin. So ganyan po kami. Ganyan po katyaga at kasipag mang uhuli ng tuna. So kailangan mo ang tiyaga at control. Baka malagot ang nylon o masira yung pisngi ng isda. Kailangan mong kontrolin yung nylon. So ayan na, malapit na. So ayan mga kababayan, so hindi tayo pa nakalaot ng ating bangka kasi mayroong inaayos tayo sa pangingisda. Manguhuli tayo ng mga isdang bahura, isdang bato. Tinatawag na kitang. So ayan, bumalik na naman sa ilalim. Talaga, oh yan yung malabato. Ay, ayun na, kita na. So ingatan niyo mga malabato pag yan ay bumulusok at lumipad sa mukha, sa katawan ng tao, pwede kayong mahimatay dyan o mahabiran. Pwede kayong dalhin sa laot, sa ilalim. Ayun na, laki ng isda na to. So naka-ready na sila. Naka-ready na yung grabe lakas. Ayun na, hindi na dali. Isang ikot pa. Grabe, laki. Yun. Talagang tanggal na yung ano. Ayun, nabitawa na yung ganso. Nalaglag na yung ganso. Inagawan. Inagawan na ng ganso yung nakablo. Yun na, nakabalik naman pa ilalim. So yan, mahirap naman iangat yan. Pero medyo pagod na rin yung isda. So dahan-dahan na naman pataas yan. Nasakta na siya kaya bumulusok. Mahaba-haba na naman yung natakbo. So ayan, pero medyo mahina siya, hindi nakagaya nung unang bulusok, pangalawang bulusok, medyo malakas. So ngayon nandiyan na, unti-unti na siyang umangat. Sayang na talsik yung isang ganso na inagaw nung isda na to. Inagawan yung isang nakablo. Di basta-basta ang tuna. Kailangan maangat mo yung ulo niya sa ibabaw ng tubig. Kapag hindi mo maangat yan, nandyan yung lakas kapag nakalublob pa yung ulo sa tubig. Kailangan angatin agad. Yun. So, kunting tiyaga lang. So, ayan na. Sabihin mo, kausap pa. Ito, nandito na, malapit na. So, na dalawang ganso na naman. Kumuha na na si Bradib ng isang ganso pa. So, dalawang, hindi na naganso yung isa. Medyo nakabahan niya ata pag ganso, nadala yung gansong isa. So ayan, malapit-lapit na naman to. Grabe, tibay talaga ng isdang ito. At
tibay sa kamay itong nagbabatak na to. So kailangan marami kang kalyo sa mga daliri at sa mga palad mo para hindi madulas yung nylon. So mayroon naman tayong panglagay ng pangtanggal ng dulas yung tawas na liquid. So ngayon, so ayan, nagpapadala na. So ayun na yung isang inagawa ng ganso. Nakapiring na pula. So hindi mo basta-bastahin yung mga malalaking isda. So ayan na. Nakikita na natin yung handa kayo, handa para di na siya makawala. Kapag makawala uli yan, matagal na naman makabalik. So ayan na, nakaready na yung ating cameraman si Brad Dib na nakadilaw ng short. So ayan na hoyop. Yes, yan na tumira sa pool. So ganyan, yan, nakatihaya na siya. So kailangan iangat yung ulo para hindi na makabalik siya. Medyo nahirapan mag-ganso itong isa. So wala siya sa purma, yun, pinokpok na. So yan na mga kababayan. So nandyan na, sigurado ng dollar niyan. Napukpok nila. So hanggang dito lang mga kababayan, maraming salamat pa rin sa mga panonood ninyo, sa mga walang pagsawang suporta sa video ko. So ingat po kayo palagi. God bless sa inyong panonood sa mga video ito. So ayan na, iaangat na nila. Nahirapan pa rin sila sa pag-angat, sobrang laki. So, tingnan pa natin kung paano nila iangat yan. Hindi pa namatay, kailangan patayin. Yan po sa mga bagong nanonood sa video ito. Paki-subscribe naman po, paki-pindot po ng bell button para updated po kayo sa mga video ko na susunod. So hindi tayo nakalaot masyado ngayon at sa kondisyon ng ating panahon at maliit yung ating bangka. So ayan na, inaangat na nila. So, nahirapan sila mag-angat sa sobrang laking isda na to. So ayan na. Isa, dalawa, tatlo. So ayan. Maraming thank you po. Maliwanag na pira na ito.